All right, we are now live. Magandang gabi, umaga, hapon, tanghali sa inyong lahat. Naririnig niyo ba ako nang maayos? Bago tayo magsimula, comment muna kayo diyan kung naririnig niyo ako nang maayos. Bubulol ako ah. Comment kayo diyan kung naririnig niyo ako nang maayos para bago ako mag-shoutout sa inyo kasi baka mamaya hindi niyo pala ako naririnig. Sayang naman. Klaro ba yung boses ko? Ayos naman. Guwapo pa rin ba ako? Kahit huwag nyo nang sagutin yung ikalawang tanong, pero alam ko naman yun. Okay. Alam ko din na makapal yung mukha ko. Ganun talaga. Alright, so klaro ba yung boses ko? Naririnig nyo ba ako? Clear? Alright. So yan, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Saan parte ka man nanonood ng mundo ngayon, welcome dito sa ating weekly Q&A session. Para sa lahat ng mga network marketers na gustong maging ethical, maging successful sa ethical na pamamaraan. So ito yung ang pinaka-purpose nitong ating Q&A is masagutan ko yung mga tanong nyo live. Kasi doon sa YouTube channel ko, kung nakasubscribe kayo doon, kung sakaling hindi pa mag-subscribe ka na, marami akong training videos doon para sa mga network marketers. Pero pwede rin naman kayo magtanong doon, yun nga lang. Eh, hindi ko siya masasagutan ng live. At saka, hindi ko alam kung kailan ko siya masasagutan kasi ang dami rin nagtatanong dun. So, yun. Kaya, ginagawa ko itong weekly live natin para sa inyo. Okay? So, ito ay open para sa lahat. Regardless kung ikaw ay kung saan company ka kabilang. So, pwede mo itong i-share. Pwede mong i-mention yung mga gusto mong i-mention na alam mong matutulungan itong ating live. So, imagine mo na lang na parang nga itong parang online training para sa lahat. Imaginin mo na parang uptime mo lang ako for 1 hour. So, yun. Nabanggit naman niya tayo sa introduction, di ba? So, shoutout na tayo sa mga nandito na. Sa pinakaunang nag-comment, si Mylen. Okay, si Mylen Vallejo. Magandang gabi sa iyo, Mylen. Shoutout kay John, Vivian, Martin, Romel, Joseph, Joyce, Alcahira, tama ba? Gilbert, Benchon, si Herman, Jimalin, si Janet, Josephine, Gerald, Obet, John, Ralph, ay, si Sir Fernando, andito rin si Michael, si Coach Lubin, Lyrene, Hailey, si Rudiel, Simon, sino pa yung mga nandito? Froil, Perlan, Aiza, and shoutout sa Madge, shoutout sa inyong lahat, and welcome dito sa ating weekly Q&A session. So, ginagawa natin to every Friday, 8 p.m. Philippines time. So, pwede kayo mag-set ng mga alarm nyo. Sa inyo, ng reminder para maalala nyo every time na meron tayong ganitong live. Okay? Kasi libre lang naman to. So hanggang ano lang naman tayo, hanggang 9 p.m. lang naman. Alam ko wala naman akong schedule ng training after nito. Okay, kaya pwede nating masagad hanggang 9 p.m. Tama ba? Oh, wala na. Okay. So yan, meron ako ng mga nakita na question. So i-comment nyo na dyan yung mga katanungan nyo. And yun lang, ang request ko sa mga question nyo, as much as possible, wag na kayong magtanong ng about sa mga technical stuff like paano mag-invite. Dahil meron naman yan sa YouTube ko. Mas maganda kung doon nyo na lang panoorin kasi mas klaro yung magiging sagot ko, mas kumpleto. Unlike dito, limited lang yung time na meron tayo. So gusto ko rin mag-focus tayo more on personality development kasi pagdating sa skills, napakarami niyan sa YouTube ko kasi mas maraming videos yung ginawa ko about sa mga ganyan. Sa mga technical, step-by-step, how-to, skill set, mga ganyan-ganyan, nandun yun sa YouTube. And mas kumpleto pa. So mas maganda panoorin nyo dun. So dito, mas gusto ko na parang more on maging conversational siya, parang nagkukwentuhan lang tayo, di ba? Yun ang gusto ko. Para ma-enjoy natin. Right? So yun. First question comes from ito kay Alcahira Sabuero Imbing. Sana tama yung pronunciation ko. Pagpasensyahan niyo na lang kung mali. So, ang question niya is ano pong qualities na dapat taglayin ng isang leader? So magandang magandang tanong. Yun nga, katulad ng mga nabanggit ko ng mga nakaraang live session natin, madalang ako mag-topic ng about sa leadership. And sa totoo lang, napaka-importante nun. Kasi wala kayong makikilala sa industry natin na successful, na sobrang successful, mayaman, top earner, millionaires club, or whatever. Successful na hindi leader. Wala kayong makikilalang ganun dito. Lahat sila leader talaga. Kaya,
nakapagtaka kung bakit ang konti rin ang ginagawa akong training about doon. Pero yun yan, meron naman kami mga training about sa ano, leadership, kompleto naman ang kami ng mga ganyan. Pero sa public mo, ano, konti lang yung mga leadership training na ginagawa ko. Okay, so yan, magandang tanong ito ni Al Kahira. Ano yung mga qualities ng isang leader? So number one, na quality ng isang leader, unang-una sa lahat, pinaka-importante, ay dapat may kusa. Okay, may kusa. Meron ba kayong kilalang leader na hindi nagkukusa? Wala kayong makikilalang ganun. No, kapag walang kusa yan, hindi yan leader. Leader-leaderan, feeling leader, pero hindi leader yan. So yun yung pinakang unang characteristic para sa akin ng isang leader. Nagkukusa. Meaning, kusang humahataw, hindi kailangan sabihan, kusang ginagawa yung negosyo, nagkukusang maghanap ng ano, maghanap ng mga resources or ng solusyon sa problema niya, nagkukusa. Hindi mo na kailangan i-monitor. No? Kasi ako personally, hindi ako nagmo-monitor ng mga members ko. No, hindi ko sila pinakikialaman. Kasi para sa akin, itong negosyo na to ay negosyo mo. So kung hindi mo siya ituturing na parang negosyo mo, balak sa buhay mo, problema mo na yun. No? Kasi sa amin, pinoprovide ko naman lahat. Bilang upline, bilang leader, ang trabaho ko lang is i-provide sa'yo yung guidance, yung knowledge na kailangan mong matutunan. Trabaho mo na gawin yun. So kung di mo gagawin, problema mo na yun. So ganun ang way ng leadership ko. Kaya hindi ako nagmo-monitor ng mga member, yung kakamustahin ko, ilang invite mo, ilan ang nabenta mong product. Wala kayo dyan. Kasi sa akin, na-provide ko na yung trabaho ko, gagawin mo na lang siya. And napakarami rin namang ibang leaders. Talagang kompletong-kompleto na eh. Kompletong-kompleto na. Support lahat, andyan lahat. So kung hindi sila kumita, sila may kasalanan nun. Ganun lang yung kasimple. So number one, may kusa. Kasi lahat ng mga naging successful, lahat nga ng leader, lahat ng mga naging successful, yan yung bukod-tang meron sila. Isipin mo lahat ng idol mo. Isipin mo lahat ng idol mo na kumikita ng malaki. Di ba meron silang kusa? Di ba? Hindi na nila kailangan pa na pukpukin. Hindi na nila kailangan pa na pagsabihan na dito na gawin yung negosyo. Hindi na sila kailangan i-remind. Nagkukusa sila. And kayo mga nandito, di ba? Nagkukusa kang umattend nitong training natin every week. Di ba? Andito ka every week. So yun. Isang part yun. Yung pagkukusa. So para sa akin, number one, nakatangian ng isang leader ay merong kusa. Number two, ay hindi marunong sumuko. Hindi marunong sumuko. Hindi niya nagiging option na sumuko. Or means, kahit nagiging option niya yung sumuko, hindi niya pinipili yun. Kasi may mga time talaga na ganun eh, na mapapaisip ka kung ano ba, tutuloy ko pa ba to? Dadating ka talaga sa mga ganung point. Para sa inyo mga baguhan dyan, sino sa inyo dyan yung below 3 months? Comment nga kayo dyan, yung mga below 3 months sa negosyo, kung 2 months ka pa lang, kasama ka dun. Yan ang ibig sabihin ng below 3 months. Kung below 3 months, comment kayo dyan. Tapos yung mga above, 3 months and above, comment rin kayo dyan. Comment mo na 3 months above ka na. Para at least may idea ko kung sino kayong mga nakikinig. Okay, sino-sino yung mga nakikinig. So yun. Para sa inyong mga below 3 months, usually ganun. Diba? Sa inyong mga baguhan, kung hindi mo pa na-experience yung ganun na mapapaisip ka kung ano ba, tutuloy pa ba to or hindi na, dadaan at dadaan ka sa ganung point. Dadaan at dadaan ka sa ganung point. Pero itong mga leader, itong mga nagiging successful, even though napapaisip rin sila ng ganun, never nilang pinili yun. Kasi hindi naman sila magiging successful in the first place kung pinili nila yun, di ba? Kung sumuko sila, di ba? Pero maraming mga potential leader sana, yung mga taong magiging successful sana na yun, mas pinipili nilang tumigil. Akala kasi nila na yun yung medyo nakaka... Isipin nyo na to ng mabuti ha. Isipin nyo to ng mabuti. Every time na iniisip mo na ano ba, tutuloy ko pa ba, titigil na lang ako, ito isipin mo na mabuti. Kung titigil ka ba, makukuha mo na yung mga pangarap mo. Kapag sumuko ka na, yun ba yung paraan para makuha mo yung mga pangarap mo? Yung mga pinagsasabi mo na pangarap mo nung pinasok mo tong negosyo na to, sinabi mo na, halimbawa kung OFW ka, makakapag-for good na ako sa pamamagitan nitong opportunity na to. Kung sinabi mo na, halimbawa, para sa magulang ko, para makatulong ako sa kanila, para sa mga anak ko, para mabigyan sila ng magandang kinabukasan, mabili ko yung mga bagay ng or whatever man na reason kung bakit mo to ginagawa, isipin mo ng mabuti. Kapag sumuko ka, makukuha mo ba yung mga yun? Di ba? Alam mo naman yung sagot eh. Kung oo yung sagot mo, edi sumuko ka na, mag-quit ka na. Oo naman pala eh.
Pero alam kong kalokohan 'yun. Niloloko mo ako, naglulokohan tayo kung ganun. Diba? Wala kayong makikilala. Meron na ba kayong, sigurado naman, meron na kayong mga narinig na speech ng mga naging successful, di ba? Sa kumpanya nyo, sa business na ginagawa mo. And even outside our business, di ba? Yung mga speech ng mga taong umasenso. Minsan, kailan nyo narinig na sa speech nila na kaya ako naging successful? Kasi quitter ako eh. Ang galing kong sumuko eh. Kaya ngayon, napakayaman ko na. Yun ang sikreto sa pagyaman. Sumuko ka lang ng sumuko. Nakarinig na ba kayo ng ganun? Ang abnormal nun, di ba? Wala kayong maririnig na ganun. So, yun yung point. Kaya, isa sa mga katangian ng leader, hindi marunong sumuko. Kaya lang naman, kasi pa, ito yan ha, isipin mo na mabuti, kapag ikaw sumuko ka, napaka makasarili mong tao. Sarili mo lang ang iniisip mo kapag sumuko ka. Paano ko nasabi? Kasi imaginein mo yung mga tao na sana ay mababago ang buhay dahil sa'yo. Wala nang pag-asang mangyari yun kasi sumuko ka na. Imaginein mo yung magandang buhay na naghihintay para sa pamilya mo, para sa mga taong nakapaligid sa'yo, hindi na mangyayari dahil sumuko ka na. Napaka makasarili mo kung ganun. Kasi ito, imaginein mo, what if ako sumuko ako, let's say, 2-3 years ago. Para sa akin, ang pinakang challenging na year para sa akin ay yung taong 2016. Yan yung pinakang sukdulan. Kasi yung mga sumunod na challenges, yung malampasan ko yung 2016 na yon, yung mga sumunod na challenges, hindi na ganun kagrabe. Grabe pa rin, pero hindi nakakasintindi ng 2016. So para sa akin, life-changing yung taong 2016. That was 5 years ago. Imaginein mo kung sumuko. Kasi yun yung mga time na sunod-sunod yung problemang naranasan ko. Yun yung mga time na ang daming challenges. Sobrang daming challenges. No? Para akong hindi lang nag-back to zero, negative pa eh. Baon ako sa utang. Pumanaw yung second father ko. Pumanaw yung lola ko. Wala akong makain. Diba? Naubos yung grupo ko na binuo ko ng 2 years. Naubos silang lahat. Nawala lahat. Nag-quit lahat. Natira ako mag-isa. Kung hindi ko lang naging girlfriend si Grace, baka pati siya wala na din. Kasi dati kong downline, no, sa dati naming company si Grace. Downline ko pa rin naman hanggang ngayon. Pero yun, kung hindi ko naging girlfriend si Grace, baka wala na rin yan. Mag-isa lang talaga ako. So, sunod-sunod, ang dami. Ang daming problem. To the point na yun, araw-araw akong umiiyak ng mga time na yun kasi hindi ko alam kung anong gagawin. Yun yung kasukdulan ng lahat ng na para sa akin yung pinakamahirap na year. Pero imaginein mo kung sumuko ako that time at sinabi ko na hindi nga siguro para sa akin to, siguro ito na yung sign na mag-quit na ako. Imaginein mo kung nangyari yun. Unang-una sa lahat, walang ethical nation. Nagpapaweran pa rin kayo hanggang ngayon, nagbabaliwan kayo, tas pagkatas nyo magbaliwan, di nyo alam kung anong gagawin nyo. Walang ethical nation, walang ethical networker, walang Serrano Academia, walang Team Genuine. Wala. Wala lahat. Yung mga leaders ko na nagawa kong maging M Club, yung mga leaders ko na kumikita ng 6 figures a month, yung mga members ko na nagsisimula na magbago yung buhay, mabigyan ng pangarap, kayo, kayong mga nanonood dito. Kahit hindi ko kayo member, kahit hindi tayo mag-same ng company, kayo na nai-inspire ko. Kayo na natuturuan ko kung paano maging ethical networker. Kayo na unti-unting nagkakaroon ng resulta. Kayong mga nagpapatuloy sa pangarap. Imaginin mo yun. Wala lahat ng dahil lang sumuko ako. Di ba napaka makasarili ko? So yun yung ibig kong sabihin. Pag iniisip mo yung ganun, napaka makasarili mong tao. Wala kang ibang inisip kundi sarili mo lang. Mas importante sa'yo yung feelings mo. Feelings. Yung feelings mo, mas importante sa'yo kaysa dun sa mga taong mababago sana yung buhay ng dahil sa'yo. Diba? Kaya yan yung isa sa mga katangian ng isang leader, hindi sila marunong sumuko. And number 3, actually madami pa, pero itong pumapasok sa isip ko, meaning para sa akin ito yung mga pinakang importante sa lahat. Isa sa mga katangian ng isang magaling na leader ay humble. Isa sa mga
challenge din yan eh. Isa sa mga challenge din yan. Na kasi kapag umaangat ka, nakakaangat ka. And ako mismo, yan yung isa sa mga personal na challenge na naranasan ko nung mga time na nagsisimula na ako makaangat. Umaakyat din sa ulo ko yung nagiging achievement ko. Kaya constantly, paulit-ulit ko nire-remind sa sarili ko. Actually, kaka-post ko lang kanina sa profile ko eh. Nung ano, kaka-post ko lang sa Facebook ko nung reminder. Diba? Na reminder na kahit anong achievement yung makuha natin, kahit anong success yung makuha natin, kahit anong gaano kalaki yung kitain mo, kahit ano yung mga makabili ka ng malaking bahay, di ba, magarang sasakyan, tao ka pa rin. So yun yung isa sa mga nire-remind ko sa sarili ko, kasi may alam ko sa sarili ko, may kayabangan taglay rin talaga ako eh. Pero yun yung constant na nire-remind ko sa sarili ko, kasi nga na-experience ko na yung ganun eh, no, nagmataas ako nung nagsisimula ako sa negosyo mga 2014 ito. Nagawa akong kumita ng malaki sa pagbebenta ng products. And dumating sa point na ako yung pinakamalakas magbenta ng product dito sa Lucena sa dating company na kinabibilangan ko. Kasi, nung mga time na yun, hindi kasi talaga tinuturuan yung mga member na magbenta ng product. Ang tinuturo lang ng mga upline, recruit-recruit lang. Kasi nung mga time na yun, kapag nagbenta si member ng product, eh hindi kikita yung mga upline. So, ayaw din na-upline ng ganun. Kaya dinidiscourage nila yung pagbebenta. Isipin mo yan ha, may product, tas dinidiscourage nila na magbenta. Parang tanga lang. Meron pang isang mga upline doon nagsabi na kung gusto mo lang magbenta ng product, sana nag-Avon ka na lang. Parang tanga lang talaga eh. No? So, noong mga time na yon talaga nagkusa ako na mag-aral na magbenta ng product kasi nga, nag-full-time ako noon na, alam mo yun, walang pera. So, yung pagbibenta ng product, yun yung ginagamit ko na panggalaw. And dumating sa point na mas malaking kinikita ko sa pagbibenta ng product kaysa sa pag-sponsor, pag-re-recruit ng tao. And noong mga time na yon, lumaki yung ulo ko kasi sabi nga eh, hindi ka babaguhin ng pera, ilalabas niyan yung tunay na ikaw. Noong mga time na yon, mayabang na talaga ako, wala lang akong maipagmayabang, kaya hindi lumalabas yung yabang. Noong nagkaroon ng pera, doon lumabas yung tunay na kayabangan. So hindi binabago ng pera ang tao, minamagnify lang yan kung sino ka talaga. Noong mga time na yun, nagyabang ako, dumating ako sa point na hindi ko na pinakikinggan yung upline ko, hindi ko na pinakikinggan yung mentor ko kasi feeling ko mas magaling ako sa kanila. Diba? Kasi first time ko kumita ng ganung kalaki. At the age of 19 years old. Diba? Isipin mo yun, kumita ako ng, nasa, ang pinakamalaking naalala ko, 40,000 sa loob ng 2 linggo. So parang 20,000 sa loob ng 1 linggo. Diba? Sobrang laki nun para sa 19 years old na unemployed, na walang sinusuporta ang pamilya. So, lumaki talaga yung ulo ko. And feeling ko, ako na yung pinakamagaling, di ba? 40,000, Diyos ko, 40,000. Pakaliit niyan. Di ba? Kung iniisip ko na lang ngayon, nasishit ako sa batang version ko rin. Pero, natutunan ko yung lesson ko dun eh. After nun, bumagsak ako. Kaya deserve ko din yun. Yung pagbagsak na yun. Kasi nasa Bible yan, di ba? Kung sino nagmamataas siya yung ibababa at kung sino nagpapakumbaba siya yung itataas. Kaya, yan yung paulit-ulit ko nung nagsimula ulit ako mag-build ng panibagong team, which is yung Team Genuine ko na ngayon. Paulit-ulit kong sinasabi sa mga members ko na, the moment na nagsimula ka ng makaangat, palagi pa rin, nasa baba yung mga paa mo. Always remain humble. Kasi once na umakyat sa ulo mo yan, doon na yung simula ng pagbagsak. Doon ka na magsisimulang bumagsak. So, yun yung kasi yun yung lesson na nangyari sa akin. Yung na-experience ko, and na-experience din na napakaraming taong mayabang. Pagka nagyabang ka, nagmataas ka, ibabagsak ka, at ibababa. So, paulit-ulit yan nire-remind. Paulit-ulit nire-remind sa sarili ko, paulit-ulit ko nire-remind sa mga members ko kasi ayaw ko na ma-experience nila yung ganun kasi masakit. Masakit. Yung lalagapak ka kasi nga, dahil lang sa kayabangan. So, yun. So, yun yung para sa akin na top qualities ng isang leader. Number one. Marami pang iba pero yun lang muna kasi masyado tayong haba. May iba pang nagtatanong. Number one is may kusa. Number two ay hindi marunong sumuko. And number three ay humble. Okay, humble. Ayun. Marami ba kayo natutunan so far? Ayos ba? Ayos? Marami ba natututunan? Okay. So yun, next question, this is from
Michael Ligas. Michael Ligas. So, ang question niya ay, tanong ko lang po, isa isang baguhan na nagkakaroon na ng sariling team, kahit naman po kung paano po ang tamang pag-handle po sa downlines. Salamat po. Alright. So, yan. Paano mag-handle ng ano? Paano mag-handle ng tawag dito ng mga downlines? Lalo na kapag nakakapagsimula ka na makapag-build. So, ayan. Unang-una sa lahat, para sa'yo bilang upline, ito yung napaka-importante na itama yung mga expectations mo. Okay? Kasi akala nung mga baguhang upline, halimbawa nagsisimula ka na makapag-build ng grupo, nagkakaroon ka na ng mga downlines, nagkakaroon ka na ng organization, diba? Akala nung mga uplines, bagong upline is happily ever after na. No, hanggang ano, hanggang sa dulo, sama-sama tayo sa pagyaman. Hindi yun mangyayari. No? Malabo. Super labo. Meron sigurong ilan dyan sa mga yan. Meron sigurong ilan dyan. Pero malabong mangyari yon. Na lahat kayo, sama-sama pa rin hanggang dulo. Napakalabong mangyari yan. So ngayon pa lang, itinatama ko na expectation nyo. Yun nga lang, hindi natin alam kung sino sa kanila yung susuko. Hindi natin alam kung sino sa kanila yung magsasucceed. Pero always, ano na lang, isipin mo na lang yung positive side na, ito na yan eh. Wag ka masyadong mag-expect. Kasi ito yung iniisip ng mga, no, ng mga, yung iba naman ng mga natotrauma, na kasi nga mali yung expectation nila, di ba? Nagkaroon ng mga downline, nakampante, nag-quit yung mga downline, na-down. Tapos, ayoko nang mag-expect sa mga downline gawin, kasi ba mag-quit lang din naman yan eh. So, yun, hindi na bibigyan ng proper guidance yung mga ganong klase ng, ano, ng upline. So, ito yan. Huwag ka mag-expect masyado sa mga members mo. Huwag ka mag-expect masyado sa kanila. Doon ka lang palagi sa gitna. Ito yung palagi ko sinasabi. Pagdating sa mga expectation, doon ka lang palagi sa gitna. Hindi super positive, hindi rin super negative. Doon ka lang sa gitna. So, anong ibig kong sabihin? Huwag mo expect sa super positive na side na lahat kami yayaman, sama-sama kaming lahat. Gagawin ko lahat para makip sila. Para ma-motivate sila everyday. Super positive yung side na yon. Super negative side naman na, ay, di naman magano yung mga yun, di naman magsiseryoso yung mga yun. Usually, yung mga nandun sa super negative na side is yung naka-experience ng langas. Naka-experience na, alam mo yun, yung nag-effort, minotivate si downline, nag-effort na turuan si downline, tapos, alam mo yun, daig pa yung asawa nung downline niya kung kamustahin everyday, talagang todo effort. Diba? Tapos kinabukasan, nag-quit na. Kinabukasan, di na sumasagot. Sinisinzone ka na lang. Or palaging sagot sa'yo, busy kasi ako eh. Busy ako eh. Busy. So ito yung mga nakaranas ng ganon na napunta naman sa super negative na hindi naman magsiseryoso yung mga yan. Eh, katulad lang rin yan nung dati kong downline. So wag ka masyado doon sa masyadong positive. Wag ka rin doon sa super negative. Doon ka sa gitna. Anong ibig sabihin nung nasa gitna? Kapag ka nagpatuloy siya, matutuwa ako. Kung hindi man siya nagpatuloy, okay lang. At least nagampanan ko yung trabaho ko bilang upline. Doon ka lang sa gitna. Huwag ka masyadong mag-expect ng super positive sa kanila. Huwag ka mag-expect ng super negative sa kanila. Nung naintindihan ko itong sinasabi ko sa inyo, wala na akong pakialam kung may nagkukwit. Sa totoo lang, wala akong pakialam. And alam rin yan ng mga members ko, wala akong pakialam. Kung mag-quit sila, bahala kayo sa buhay niyo. Wala akong pakialam. Ang harsh niyang pakinggan, di ba? Kung hindi mo alam yung context, kung hindi mo naintindihan, parang ang harsh naman pakinggan nun. Pero, pala ulit-ulit kong sinasabi sa kanila na, pag nag-quit ka, hindi ka naman sa akin nag-quit, hindi ka nag-quit sa kumpanya, hindi ka nag-quit sa grupo natin, nag-quit ka sa pangarap mo. Hindi kami nawalan, ikaw. Kaya wala akong pakialam. Kasi, lalo-lalo na kung hindi ka naman lumapit sa akin, hindi ka lumapit sa ibang leaders na nagsabi sa kanila kung anong problema mo, bigla ka na lang nawala, wala na akong problema dyan, di ba? Wala akong pakialam. Kasi bakit ko iisipin itong mga quitter na ito? Bakit hindi ko ang bigyan ko dapat ng oras ay itong mga nag-i-stay? Kasi kung mapapansin nyo, lalo na kung nakaka-experience ka ng ganoon, yung nag-quit yung mga member mo, di ba? Bakit masyado kang nai-stress sa kanila samantalang kung meron namang mga nag-i-stay dyan? Bakit sila pa yung iniisip mo, i-quit na nga eh, wala na nga eh. May mga nag-i-stay pa dyan oh. Kunin mo na lang kung ano yung lesson na makukuha mo, bakit sila nag-quit. Most of the time, hindi naman dahil sa'yo eh. Minsan dahil sa'yo. Pero most of the time, hindi naman dahil sa'yo eh. Dahil rin sa sarili nila eh. Kasi katulad nga nung sinabi ko, isa sa mga yung tanong kanina, sino ba yung nagtanong? Si Al, nalimutan ko yung pangalan niya. Al na lang yung naalala ko. Tanong niya, anong katangian ng isang leader, di ba?
may kusa, di ba? So, para kasi sa akin, hanggang ngayon, even though ang laki na ng kinikita ko every month, passive every month, patuloy pa rin ako sa pag-direct referral, patuloy pa rin ako sa pag-sponsor ng mga bagong tao, kasi para sa akin, hindi matatapos yan eh. Para sa akin, hinahanap at hinahanap ko yung mga bagong leader. Sila yung hinahanap ko. So, pag nag-quit sila, so hindi sila yon. Hindi sila yung hinahanap ko. Kung sino yung mag-stay, sino yung magkusa, sino yung maging leader, maging official na leader, edo sila yung hinahanap ko. Hindi ko malalaman eh. Ang trabaho ko na lang is mag-sponsor, mag-recruit, yun na lang yung gagawin ko. So, yun yung palagi yung isipin bilang upline. Hindi mo kailangan masyado mag-focus sa paano sila mapa-stay. Kailangan mo isipin din yun, pero hindi mo kailangan mag-focus doon. Kasi para sa akin, sa umpisa, sasagutin ko yung tanong na ni Michael, kasi yun nga, ang importante sa mula is maitama yung expectation nyo eh. Kasi baka nag-i-expect kayo sa akin na basta gawin mo lang to, walang magkukwit sa mga downline mo. Kalokohan yun, walang ganon. Walang kahit na anong strategy yung magpapa-stay sa lahat ng members mo, yung 100%, lahat na napasali mo mula simula hanggang naging successful, kaandyan pa rin sila, hindi mangyayari yun. Kahit kailan, sa tinagal-tagal ng network marketing sa buong mundo. Kasi sa lahat naman ng industry may nagkukwit eh. Hindi na natin control yung mga ganun bagay. So, ang punto ko lang dito is huwag niyong bigyan ng focus, ng energy, ng effort, ng oras, yung mga bagay na outside of your control. Which is yung mga members mo. They are outside of your control. Kahit anong motivate mo dyan, kahit anong sabihin mo dyan, kahit anong ituro mo dyan, kung quitter yan, magkukwit yan. Wala kang magagawa doon. Okay? So, importante na tama yung expectation nyo pagdating sa pagbibuild. Yun lang naman yun. So ngayon, pag nagsisimula ka na makapagbuild ng team, ano yung tamang pag-handle sa kanila? Hindi mo sila kailangan i-handle. Turuan mo sila ng mga basic na strategy kung paano nila mababawi yung puhunan nila. Para sa akin, yun lang naman ang pinakang importante sa mga baguhan, mabawi yung puhunan nila. And kung gusto pa nila magpatuloy at magpatuloy kumita, edi ituloy nila. Yun eh. Kaya ang tinutulong ko sa mga bagong member ko is paano nila mababawi kaagad yung puhunan nila, which is benta yung product. Mabenta mo yung product as soon as possible para mabawi mo yung puhunan mo. Then nasa sa'yo, kung gusto mo pang ipagpatuloy, gusto mo pang kumita ng malaki, and usually tinutuloy naman nila eh. Tuturo ko sa kanila yung basic, kung ano yung kailangan nilang gawin. Pag may mga tanong sila, pwede silang lumapit sa akin. Kung ako'y nasa position mo, Michael, ganun yung gagawin ko. Okay, kung may mga katanungan kayo, tanong nyo lang sa akin. Then, magpo-proceed na ako sa pagpatuloy ng production ko. Papatuloy pa rin ako sa pag-direct referral, patuloy pa rin ako sa pagbibenta. Yun ang focus ko. Ang focus ko is mag-recruit and magbenta ng products. Hindi mag-keep, hindi mag-train. Magbenta ng products at saka mag-recruit. Wala sa keeping, wala sa training yung malaking income. Nasa recruit at saka nasa selling ng product. Isa sa mga mistake or pagkakamali na ginagawa ng mga baguhan na upline is makakuha lang ng ilang member, no, makatatlo, makaapat lang, tumitigil na sa pagre-recruit. Tapos keeping na lang, tas training na lang, tas motivate everyday na lang. Palpak. Mali. Alam ko kasi ginawa ko rin yan dati. Palpak yun. Hindi yun mag-work. Kasi nga, hindi mo sila control. Kahit nga, katulad nung sinabi ko kanina, kahit anong sabihin mo sa kanila, kahit anong gawin mo, kung magkukwit yan, magkukwit yan. Eh kung nakafocus ka lang sa pagda-direct referral, at saka nakafocus ka lang sa pagbibenta ng products, kumikita ka. May mga panibagong tao na pumapasok, tuturuan mo ulit sila, collect and select. Turo nga ng isa sa mga mentor ko, collect and select. Collect ako ng mga bagong members, tuturuan ko sila, then select. Kung sino sa kanila yung magseryoso, edi ayos. Kung sino sa kanila mag-quit, edi bye-bye. Ganun lang kasimple. Okay? So ulitin ko ha, ang focus mo dapat sa bagong member is turuan sila kung ano yung basic, paano mabawi yung puhunan nila, paano magbenta ng product, paano kumita. And then, mag-focus ka na ulit sa pag-anong. Sa profit producing activities mo. Ganun yung tawag ko doon. Selling and recruiting. Kasi nandun yung income. Ayos? Ayos ba? So yun. Uh,
Okay. So ito, question, I hope nasagot ko yung question na yun, ha. Ito question from Rudiel. Bakit kadalasan sa mga businessman, good morning ang laging sinasabi tuwing bumati, eh kahit hapon at gabi na. Hindi ko rin maintindihan. Hindi, actually alam ko kung bakit. Pero hindi ko ginagawa yun. Kasi ang weird. Pero good trip nila yun eh. Walang basaga ng trip. Kumbaga, para sa kanila, ang explanation nila dun, kaya daw good morning is parang, para daw positive kasi bagong pag-asa daw, di ba? Tuwing kinabukasan is bagong buhay, bagong pag-asa, para daw positive. Kaya good morning yung bati. Pero trip nila yun eh, walang basagan. So yung kung yun ang gusto nila, bakit mo babasagin yun? Kung para sa'yo eh, okay din yung ganun, edi gayahin mo sila. Next question. From Alimer Ali Wallace. Paano mag-build ng new blood leaders? Okay, so yun. Buti na lang may kadugtong na leaders kasi parang pag sinabi new blood na members, parang hindi ko alam kung ano ibig sabihin. Pero yun, paano mag-build ng new blood na leaders? Unang-una sa lahat, ang tanong, leader ka ba? Hindi lang to para kay Alimer, para sa inyong lahat ito. Gusto mo magkaroon ng leader na member sa ilalim mo? Tanong, leader ka ba? Kasi kung hindi, huwag kang mag-expect na magkaroon ka ng leader sa ilalim mo. Swerte kung magkaroon ka ng ganun. Pero ang swerte, hindi na duduplicate. Diba? Pag tinanong ka ng member mo, apply, paano po ba magkaroon ng leader sa ilalim ko? Swerte lang ako eh. Nagkaroon na lang bigla ng leader eh. Hindi na duduplicate ang swerte. So, yun yung unang-unang tanong. Leader ka ba? Kasi kung hindi, huwag kang mag-expect na magkakaroon ka ng ano, huwag kang magkakaroon na magkakaroon ka ng leader sa ilalim mo. Kasi ikaw mismo hindi ka naman leader. Diba? Kasi yun nga yung ano ko, yun yung pinakang principle ko pagdating sa leadership, is to lead by example. Hindi ako mag-expect ng kahit na ano sa member ko na gawin nila tapos hindi ko ginagawa. Hindi ako mag-expect sa member ko na maging leader tapos ako hindi leader. Hindi ako mag-expect sa member ko na maging millionaires club tapos ako hindi millionaires club. Hindi ako mag-expect sa member ko na mag-top earner tapos ako hindi top earner. Hindi ako mag-expect ng ganun sa kanila. Kung maging ganun sila, na mauna sila sa akin, edi okay lang, walang problema. So meaning talagang leader sila eh. Kasi wala namang batas na nagsabi sa industriya natin na hindi mo pwedeng, hindi mo pwedeng lampasan yung upline mo. Wala namang ganun eh. Wala namang batas na nagsabing bawal mo lampasan yung upline mo eh. So, yun, kung hindi ako mag-expect sa mga tao ko, sa mga members ko ng bagay na hindi ko ginagawa o hindi ko ginawa. Kaya, yun muna. Before mo gustuhin na magkaroon ng leader sa ilalim mo, make sure na leader ka. Ngayon, kung leader ka na tapos wala pa rin nagiging leader sa ilalim mo, siguro bagong leader ka pa lang. Or kung matagal ka na ng leader tapos wala nagiging leader sa ilalim mo, ibig sabihin hindi ka talaga leader. O baka mali yung pagkakaintindi mo sa ibig sabihin ng leader. Hindi ka talaga leader kasi walang naduduplicate, walang gumagaya sa iyo eh. So meaning hindi ka talaga leader. Yun yung isa sa mga resulta ng isang totoong leader, nagkakaroon siya ng leader sa ilalim niya. Kaya kung matagal ka ng leader pero hindi nagkakaroon ng leader sa ilalim mo, hindi ka talaga leader. So kailangan ayusin mo yung definition mo ng leader. Alamin mo kung ano ba talaga ibig sabihin ng leader at paano ba talaga maging leader. Or kung wala kang leader sa ilalim mo, pero kinoconsider mo yung sarili mo na leader ka, baka bagong leader ka pa lang. So it will take time. It will take time na may gumaya sa iyo at may sumunod sa iyo. So, yun yung sagot ko dito sa tanong na ito. Marami bang natututunan so far? Ayos ba? Payaman ba, payaman? Payaman pa. Ayun, meron na bagong question. Ito from John Erickson. Paano magsimula ulit kahit walang-wala ang bulsa? Magsisimula ka ulit. So, I will assume na ibig sabihin itong tanong na ito is magsisimula ka ulit sa business pero walang-wala. So, ito yan. Palagi niyong tatandaan, it's not about the resources. It's about being resourceful. Hindi yan sa kawalan ng resources. Yan ay, ang importante ay madiskarte ka. Kasi kung hindi ka madiskarte,
wala kang pag-asang umasenso sa buhay sa kahit na anong larangan. Okay? Tandaan nyo yan, ha? Kasi ako personally, hindi ko kinoconsider, noon nagsisimula ako, hindi ko kinoconsider yung sarili kong madiskarte. Kumbaga parang ano ko eh, book smart ako eh. Book smart ako, nung elementary ako, mataas yung mga grades ko. Nung high school, nagsimula na ako magloko. Kasi yung mga tropa ko, loko-loko din. So, naging katulad lang rin nila ako. Pero book smart ako. So, kumbaga matalino ako by the book. Pero hindi ako madiskarte. Hindi ako madiskarte. And yun yung natutunan ko via experience na lang din. Yun yung natutunan ko via experience. Kung paano maging madiskarte. Kasi kung hindi ka madiskarte, hindi ka makakasurvive. So, naalala ko nung college, since ako nga ay ano, by the book yung ano, yung talino, hindi siya, hindi diskarte. Eh, ang ginagawa ng isa sa mga tropa ko, kapag mga merong project or assignment, ako yung pinagagawa niya. Tapos, ang bayad niya sa akin, ililibre lang niya ako ng Big Mac. Alam niyo yun, Big Mac. Meron ba sa inyo ganun? Dito kasi nag-originate yan sa Quezon, sa Lucena. Burger. Parang yung Angels, parang yung Minute Burger, parang ganun din, burger. Burger shop. Yun lang. Okay na ako doon. Masaya na ako doon. Kasi nung mga time nung college ako, wala akong pera pang kain eh. Ang baon ko lang pamasahe. So, masaya na ako doon. So, pinaggagawa ko siya. Yun ang ibig sabihin ng madiskarte. Yung tropa ko madiskarte. No, madiskarte siya. O, para since may pera naman siya, di ba? Edi, gamitin na lang yung pera na yun para hindi na siya magpakahirap na gagawa pa ng assignment. So, parang ganun yung isa yun sa mga example ng pagiging madiskarte. So, para sa mga estudyante, hindi ko sinasabing tama yun, ha? Hindi ko sinasabi yung dapat yung gawin nyo, ha? Nagbibigay lang ako ng example ng madiskarte kasi yun yung unang pumasok sa isip ko. So, palagi nyo tatandaan, it's not about the resources. It's about being resourceful. Kasi, natutunan ko na maging madiskarte nung time na nagsimula ako sa negosyo, nag-full-time ako, nagalit yung second father ko, pinalayas niya ako, nung wala akong pera. Kaya ang ginawa ko, dumiskarte ako. Yung mga bagay na meron ako, binenta ko para lang may makain ako. Yun, diskarte yun. Yun ang tawag doon, diskarte yun. Kasi wala akong pera ng mga time na yun, edi nagbenta na lang ako ng mga bagay na meron ako, lumang gamit, para lang meron akong, para lang makasurvive. Tapos, nagawa ko pa magtrabaho dun sa dati naming simbahan, para ngayon ko lang to nakwento. Kung ma-part-time ako dun, like paglilinis, ganun lang, para lang magkaroon ako ng, magkano binibigay niya, 300 pesos yata yun, para lang makakain ako. Once a week ko lang naman yata ginagawa yun. So, ibig sabihin, once a week lang ako nagkakaroon ng 300 pesos. Parang ganun, makadiskarte lang. Kasi yung iba, ang ginagawa nila, ginagamit nilang excuses yung hirap na nararanasan nila. Kaya hindi talaga sila umaasenso. Kaya wala talaga silang nararating. Kasi salit na gamitin nila yung excuse, yung hirap na nararanasan nila, salit na gamitin nila as motivation, ginagamit nilang excuse. Kasi ano yan eh, tawag dito, yung sitwasyon na yan, ito nga, palagi kong sinasabi. Yung sitwasyon mo, sitwasyon lang yan. Pangit yan o maganda, nakadepende sa'yo. Hindi talaga yan pangit, hindi talaga yan maganda. Nakadepende sa'yo yan kung paano mo siya tingnan. Kung ano yung pananaw mo sa sitwasyon na yan. Kung ano yung perspective mo sa sitwasyon na yan. So, hindi talaga siya maganda, hindi siya pangit, nakadepende sa kung paano mo siya tingnan. So, katulad nitong sinasabi, ito na yung gamitin natin na example, ginagamit ni, ay yung tanong ni John Erickson. Paano ka magsisimula ulit sa negosyo kung walang-wala ka? Diba, walang-wala kang pera, wala kang panggalaw. May mga tao na gagamitin nila ito as an excuse. Makikita nila yung sitwasyon na yan bilang pangit. Pangit yung sitwasyon, wala akong pera eh. Kasi may point nga naman, diba? Wala akong pera, anong maganda dun? Diba, anong maganda sa sitwasyon na yun? Wala kang pera. Diba pangit yun? So, pwede nang gamitin na excuse yun, ha? Hindi ko nagagawin yung negosyo, wala naman akong pera eh. Ito yung another side. Paano magiging maganda yung sitwasyon na yan? Wala akong pera. Kailangan kong dumiskarte. Kasi wala na nga akong pera. Eh. Magpapakaloser pa ako. Magdadrama pa ako. Magrereklamo pa ako. Magkakapera ba ako pag ginawa ko yon? Hindi naman, di ba? So, didiskarte na lang ako. At aalalahanin ko tong time na to. Aalalahanin ko itong moment na ito na nag-struggle ako. Para every single day, maging motivation ko to na makaalis sa sitwasyon na to. Gusto kong dumating yung panahon na hindi na to mauulit sa akin. Nakaka-relate ako kasi naranasan ko yan eh. Naranasan ko yung ganyan. Yung sobrang hirap. Kinikwento ko nga lang kanina eh, di ba? Hindi lang isang beses. Dalawang beses ko naranasan. Hindi ako nagkakamali, dalawang beses.
Oh, dalawang beses lang yun na. Dalawang beses nga ba? Yung ikatlo kasi parang hindi naman ganun kalala eh. Pero yung una at ikalawang beses, yun yung mga time talagang nagutom ako kasi walang-wala akong pera, wala akong makain. Dalawang beses nangyari sa akin. 2014 and 2016. Early 2014. And mga April, May ng 2016. Yan yung mismo naranasan ko. Wala akong makain. Walang-wala ako eh. Walang-wala, hindi lang sa walang-wala, baon pa ako sa utang nung mga time. Marami pa akong utang. Kaya, sipin mo yun, what if ginamit ko yun bilang excuse? Anong maganda doon sa sitwasyon na yun? Wala na akong makain eh. Wala na akong makain. Alam nyo ba yung pakiramdam na ganun? Comment nga kayo dyan kung naranasan nyo na yung ganun. Yung gutom, wala kang makain kasi wala kang pambili. Diba? Alam nyo yung ganun pakiramdam? Alam nyo ba? Kung alam nyo, edi alam nyo kung gano'ng kahirap. Anong maganda doon? Diba? Isipin mo yan. Anong maganda sa sitwasyon na yun? Diba? Kung ang isang ordinaryong tao lang yung mag-iisip na, alam mo yun, hindi ini-improve yung sarili niya, hindi in-apply yung tinuturo ng mentor niya, ganun yung isipin niya. Anong maganda sa sitwasyon na yun? Nagugutom na nga ako. Anong maganda sa sitwasyon na yun? Pero instead, ang ginawa ko that time, ginamit ko yun as motivation na sinabi ko sa sarili ko, hindi na ito mauulit sa akin. Hindi na ito mauulit sa akin. At yun yung isa sa mga motivation ko hanggang ngayon. Na ayaw ko na maulit yun sa akin. At ayaw kong maranasan yun ng magiging future family ko. Yung ganong hirap. Makain. Ito ha, bibigyan ko kayo ng simple story. Sa tuwing pumupunta ako sa baba, sa kusina namin, sa baba nitong bahay, tapos binubuksan ko yung ref namin. Balit lang naman yung ref namin. Tapos nakikita kong punong-puno siya ng pagkain. Ang saya-saya ko. Ang simple lang ng kaligayahan ko. Ang saya-saya ko. Sobrang saya ko. Bakit? Kasi 2016, dumating ako sa point ng buhay ko na nagbukas ako ng lumang rep namin doon. Walang kalaman-laman. Ang laman lang talaga niya ay pagkain ng aso. Nasabi ko na lang sa sarili ko, buti pa yung aso may pagkain, ako wala. Kaya naaalala ko yun eh, hanggang ngayon. Kaya pag binubuksan ko yung rep namin, tapos kukunti na lang yung laman, nagre-reklamo na ako kay Grace. Sinasabihan ko na si Grace, wala na tayong pagkain, bumili ka ng pagkain, gusto ko punuin mo yan. Alam niya yun. And to the point ka na, ang pangit lang na side dito sa kwento na to is dumadating sa point na marami na nga nasasayang na pagkain kasi hindi nakakain. Hindi naman ako, hindi naman ako malakas kumain. Nagka-calorie deficit diet in short, no, mas madaling maintindihan. Nagaganon ako eh, kaya hindi naman ako malakas kumain. So, alam mo yun, yung simple lang na ganong kwento, di ba? Ang saya-saya ko pag nakikita ko na binubuksan ko yung rep, tapos ang daming pagkain. Isa pa is kapag ka umiinom ako ng fresh milk. Kasi naalala ko nung bata pa kami, feeling ko ang yaman namin pag umiinom kami ng ganun eh. Umiinom ako ng ganun, fresh milk. Tapos ang sinasabi sa amin ng magulang namin is isang baso lang kasi limited lang, hati-hati lang kayong magkakapatid. Ngayon pag umiinom ako ng ganun, naalala ko yung time na yun na sinasabihan kami dati ng magulang namin na limited lang, isang baso lang kasi hati-hati kayo eh, maubos agad pagka nagdalawang baso ka, lalo na panganay ako. Kailangan natiyan ko yung mga kapatid ko. Every time umiinom ako ng fresh milk, naalala ko yun. Ginagawa ko, nagdadalawang baso ako. Hindi, joke lang. Madalang na gawin ko yun. Pero naalala ko yung mga moments na yun. Isipin mo yun ha. Ginamit ko siya bilang motivation. Hindi ko siya ginamit na excuse. Kaya hindi ako masenso kasi walang pera eh. Kaya hindi ako masenso kasi naranasan kong magutom eh. Kawawa naman ako eh. Loser lang ang gumagawa niyan. No, kung ganun ka mag-isip ngayon, okay lang yan. Pwede mo naman baguhin kasi tao ka, di ka naman puno eh. Hindi ka puno na kung saan tinanim, doon na lang talaga. Di na makakaalis doon. Hindi ka puno eh. Tao ka, kaya mong magbago. Kung ganun ka mag-isip, baguhin mo na. Kasi naniniwala naman ako na gusto mo magkaroon ng pagbabago sa buhay mo eh.
Bago magbago yung buhay mo, kailangan mo munang baguhin yung pag-iisip mo, baguhin yung ugali mo, at baguhin yung mga pananaw mo sa buhay. Yun muna yung kailangan magbago. Hanggat hindi nagbabago yun, walang mangyayari bago sa'yo. Di ba may kasabihan nga na, kung gusto mong magkaroon ng pagbabago, kailangan gumawa ka ng bago? Well, yes, totoo naman yun. Pero para makagawa ka ng bago, kasi kailangan muna magbago yung pag-iisip mo. Di ba mindset equals action equals result? Di ba nauuna yung mindset, hindi naman yung action? Yes, pwede ka, pwede mong pikiin, pwedeng sa simula, 'di ba? Hataw-hataw kasi pagsipag ka, pero kapag hindi nagbabago yung way ng thinking mo, hanggang simula lang 'yan. Kaya maraming taong ningas kugon dahil doon. Kasi yung pinipilit nilang baguhin ay yung ginagawa nila, hindi nila binabago yung pag-iisip nila. Which is yun ang pinakang importante na baguhin, hindi yung ginagawa mo, kundi yung iniisip mo. Kasi kung ano iniisip mo na bago, yung mga paniniwala mo, yung pananaw mo sa buhay nagbago, automatic magbabago yung mga ginagawa mo. Automatic magiging masipag ka. Mindset equals action equals result. Yung action na ginagawa mo ngayon, reflection lang yan kung paano ka mag-isip. Reflection lang yan. Di ba? Kung ano yung puno, siya yung bunga, di ba? Hindi naman nagsimula na bunga agad, di ba? Hindi naman simula puno agad, di ba? Buto muna. Sisidlan muna. Tama ba yung Tagalog ko? Sisidlan? Seed? Yun muna ang nagsisimula, di ba? Yung buto, yun yung sumisimbolo sa way ng pag-iisip natin. Doon nagsisimula. Kung ano yung tinanim mo, yun ang tutubo na puno at yun ang magiging bunga. Hindi ka pwedeng magreklamo na ang naging bunga ay mansanas samantalang ang tinanim mo ay mangga. Imposible yun. Kaya mansanas yan kasi mansanas tinanim mo. That's the same sa atin. Siguro nataniman tayo nung bata pa tayo hanggang sa naging lumaki tayo, nataniman tayo na ng poor mindset. Okay lang yun. Karamihan sa atin, ganun. Kasi ako din naman ganun eh. Aral ka na mabuti para makagraduate ka tapos makapagtrabaho ka. Yun ang success. Quote and quote success. Pero hindi pala eh. Hindi mo pala makukuha yung pagyaman dun. So, kailangan kong baguhin yung thinking na ganun. Kailangan kong baguhin. And nung binago ko siya, hindi naman nagbago agad-agad lahat. It took time. A lot of 7 years ko nang ginagawa tong negosyo na to. Pa 8 years na ako this coming November. So, yun. Ito, hindi ko sinasabi na ganun rin kayo aabuting katagal. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung gano'ng katagal. Pero kung ginagawa nyo, kung anong sinasabi ko sa inyo, kung ginagawa nyo, kung anong tinuturo sa inyo ng mga ethical mentors nyo, mas mabilis yung magiging resulta nyo kumpara sa amin. Kasi ang yun talaga yung ano eh, ganun talaga yung ano eh, yung proseso eh. Ang goal talaga ng new generation ay lampasan yung mga old generation, yung naunang generation. So yun talaga yun eh, ganun talaga yun eh. Kaya marami sa mga members ko, sa mga tinuturuan ko, na nalalampasan nila ako or kumikita sila ng malaki na mas mabilis kumpara sa akin nung nagsisimula ako. Kasi ginawa nila kung anong sinasabi ko eh. Ginawa nila, tinuloy-tuloy nila, chinaga nila. So, wala yan about sa resources na meron ka. Pagiging madiskarte mo yan. Anong gagawin mo dyan sa bagay na meron ka? Kung alam niyo yung parable of the talents, yun. Yun yung sinasabi ko. Parable of the talents. Kung hindi nyo alam yun, hanapin nyo sa YouTube kasi wala na tayong oras para ikwento ko yun. Okay? So, I hope marami kayong natutunan tonight. It's already 8:57 PM and pasensya na dun sa hindi ko nasagutan. Bawi na lang tayo next Friday, 8 PM. So, every Friday, 8 PM Philippines time, ginagawa natin itong, ano na to, itong weekly live na ito. So, mag-set kayo ng reminder or alarm para every Friday, maka-attend kayo dito. So, ayun, marami kayong natutunan and nasa sa inyo kung i-apply nyo kung ano yung mga natutunan nyo. Bahala na kayo dun. Ako, nagawa ko na yung trabaho ko. Makapag-share sa inyo, masagot yung mga tanong nyo, kayo na yung bahala kung anong gagawin nyo dun sa mga bagong nalaman. So for additional information, para dun sa mga hindi parte ng grupo ko, para lang sa mga hindi parte ng grupo ko, may mga additional training kayo na makikita sa taas na pwede nyong i-check. No? Nandiyan yung mga links. Kung pinapanood nyo tong ano, live na to sa Facebook, nasa taas yung mga links. Kung pinapanood nyo to sa YouTube, nasa ilalim yung mga links. So i-check nyo lang yan. No? And pwede rin kayo mag-message dito sa page na ginagamit ko kung saan nyo to pinapanood. Kung gusto nyo yung additional training pa, marami akong pinoprovide na mga free training at meron ring ilang mga paid na training. May bayad na, yung iba may bayad. So, i-check nyo lang yun. So, once again, ginagawa natin to every Friday, 8 PM Philippines time. Kita-kits tayo next Friday. Maganda gabi sa inyo lahat. Bye-bye. God bless.